Guys, welcome to my channel. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano gumawa ng introduction. So, may lima po tayo na dapat tandaan sa paggawa ng introduction. Tapos, kung interesado po kayo na malaman, please keep on watching. So, yan po. Yung first po na kailangan nating tandaan is yung personal information gaya ng full name, address, tapos age. Hindi na po natin kailangan na isa-isahin yung mga nasa resume po natin kasi babasahin din po yan ng ating interviewer. So, yan po. Hindi po natin kailangan sabihin lahat-lahat para hindi po masyadong mahaba yung ating introduction. So, yan po. Tapos, yung second po na kailangan nating tandaan is yung educational attainment natin, yung ano po yung pinag-aralan natin, yung pangalan po ng school na pinag-aralan natin, yung course, tapos yung year na nag-graduate po tayo. Kasi kailangan din po yun ng interviewer para makita po kung qualified po tayo sa ating ina-applyan. So, yan po. Tapos, yung pangatlo po na kailangan nating tandaan ay ang work experience. So, kung ilan po yung work experience na natapos nyo, ay pwede po nating sabihin lahat para makita po ng interviewer kung yung mga experience po natin ay swak or pasok sa kanilang qualification. So, yan po. Sabihin nyo po yung mga work experience nyo. Ano po yung ginagawa nyo sa trabaho na yan. So, para ma-impress naman yung mga employer natin. So, yan po. Tapos, yung pang-apat po is yung kung ano po ano yung qualification na nasa atin na kailangan ng company na applyan natin. So, ano yung mga qualifications mo na pwede mong i-share para sa company na applyan mo. So, pwede mong sabihin lahat kung ano yung alam mo or yung qualifications mo na pasok sa qualification ng employer para ma-impress sila. So, yung huli na ano na kailangan nating tandaan is yung bakit tayo i-hire ng company. So, make a powerful answer so para po maano yung ating employer para ma-amaze sila or maka-decide po sila kung kayo ay kukunin or kayo ay hindi kukunin ng company na a-applyan natin kung i-hire pa or hindi. So, dyan po nila i-base sa mga sagot ninyo. So, kung nag-enjoy po kayo sa video na ito, please like and subscribe. So, kung gusto niyo pa po ng magkaroon ng malaman or makita yung mga susunod na videos ko is click the notification bell. So, makikita nyo po yung mga susunod na videos ko. So, sa mga aplikante po dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi nga sabi nila na pag may tiyaga, may nilaga. So, yan po. So, kita-kits po tayo sa susunod na video.